kuya kung paano buksan yung fridge. Dapat pala ko ito. Pwede na. Sabitin nyo naman dito. Sabitin nyo ito. So ito yung mga tornilyo na makikita nyo. Ayan. So ito, dito yan. Para dito yan. Itong unit na to, ito yung kakabit natin dito. Ayan. Ayan. May guide naman yan. Ito, dalawang guide. Yan, sashoot nila yung ano, yung butas dun sa dalawang guide. Tapos, yan. Angat mo na kulti. Ano? Again, up. Pasok nila yung apat na tornilyo dyan. Tapos gumamit kayo ng alin na ganito ang yung may ganun sa dulo ha, yung parang bilog. So, mapansin nyo, meron ditong tatlong wire na naka-disconnect. So, unahin nyo muna yung may mga wire na ganito. Ayan, tapos mapapansin mo naman din sa socket niya. Hindi mo yun masishoot sa iba eh. So hanapin mo lang yung katugman niya. Ayan, yun dito, may papansin ka kasi dito, Chinese character kasi yan eh. Ayan, hanapin mo lang yung kaalos kaparehas na rin lang. Ayan. Kung sakaling mo nagkapalit ng pasok, wala namang problema yan. No, pag testing mo, tapos pag ano mo sa backrest, iba yung umakyat. So, pagpalitin nyo lang. Ayan, tanggalin nyo lang ulit. Ilipat nyo sa kabila. Ayan. So, walang problema yun kahit magkabaliktad. Basta kung pagpindot mo ng backrest o kaya yung up and down is ano, hindi yun yung function na dapat niya. Pagpalitin nyo lang itong dalawa. Basta ito, yan talaga yan. Maraming ano yan is wire dyan. Kaya hindi ka magkakamali dyan. Okay. So, yun lang. Tapuhan nyo ng nakuha nyo na yung tamang ano niya, function, papasok nyo lang yan dito sa loob. Isa-isa lang ang pagpasok para masecure natin yung pagkakadugtong ng mga wire. Gaganon nyo lang. So ito, kapansin nyo, yan, gasket na naman yan. Salpak nyo na. Tapos kung gusto mo linisin, tinatanggal lang yan. Gasket mo lang. Ito, dito lang ito. Ito, mapapansin nyo, may gano'n. Kasi yung sa foot control, natatanggal yan eh. Yan, binabaklas namin kasi puro safety na rin. Minsan kung nabagsak, nabibiyak to. So, tinanggal namin para hindi lang masira. May tendency kasi minsan, habang binubuhat, nababagsak. So, nabibiyak to. Kaya, kinakabit lang siya. Ito yung joystick natin sa foot control. Ito lang yung
Nanti kalau pag ano, minsan, bugi mo kasi kabisado, mahihirap pa kami pasok mo. Yung dito, so, kailangan nakatakin mo dito sa taas. Ayan sa bahay mo. Aralay lang. Kaya kung may katulong kayo, mas mahina para hindi kayo may ratang natin dito. Pero kung mag-isa ka lang, sandal mo lang dyan. Ayan dito. Siyempre, nakasupot yung paa natin sa baba para hindi pa just yung ano. Ayan. Pagdating dito, yan, sa pinuwi natin yan. Ayan. Ayan. Hindi naman kayo magkakamali dyan yung sakit naman. Sakto lang yan. Sanda lang. So, pansin nyo, may kanal dyan. Ito, shoot nyo lang yan dyan. Yan, ito. Shoot lang natin siya dyan. Okay? Okay. Ito, yung pansin nyo, mayroon yung parang ano dito sa loob. Yan, so ito yung sa ilalim, yung mas malinis. Pasok nyo na. Tapos yung sakit ulit. Tapos, kung hindi pasok dun sa loob, hindi nyo masushoot yan. Dito yan. Ayan. Kailangan dito sa baba ang tube mo. Bakit? Binaba nyo lang. Meron siyang tornillo. Tapos, kapag na ganyan nyo na, napapansin nyo dito sa box, meron lang dalawang set ng handi. Saltok nyo lang. Ah, mga tornillo na, nasa loob lang po ha. Ayan. So, pag pinasisyon mo siya, mapansin mo to, yan, nakatalikod. Para yung pagbukas mo, and then yan. So, kaibigan, kanabala rito. Ito yung ating backrest. So, position yung backrest sa kagalong. Mapansin nyo, may iwanin natin, gagamitin pa rin natin siya. Ito, lagyan nyo lang muna dito. Siyempre, pinalin yung bakal, yung puti. Tignan nyo muna ng isang tornilyo. Tignan nyo siya na. Yan. Nilalain nyo yung bakal dito sa baba. Yan. Kailangan nakapantay yan. Nalain yung alignment yung backrest na. Sakto lang. Napansin nyo, meron dito ano, yung paglalagyan ng itong bakal. So, wala, i-shoot nyo ng maayos dito. Kasi kung dito yan pumasok, so, mahibiyak yung plastic. So, dyan talaga, dito to. Yan. Okay. So, dalawa kasi yung ating lintel dyan. Meron yung na-screw dito, sa gilid. Dito binabaklas. Dito na sa ibabaw. So, dito lang tinabaklasin siya. Ito. Napapansin nyo, kaganoon siya. So, yun na talaga yung magiging posisyon ng tornilyo nasa ilalim. Pagawin natin dyan, mabalik na rin natin. Yan, ganyan. So, pag kinabit natin siya, nakahiga dapat siya ng paganyan. Para magagalin natin yung tornilyo ng mga ayos. Shoot mo lang dito. Ayan, then, nakaganyan. Support lang. So, kailangan nandun siya sa kanal. Ayan. Then, papasok natin siya dito. Huwag nyo siya nahihigpitan po ha. Kasi pag hinigpitan nyo, hindi nyo na magagalaw yung arm. So, nakaganyan lang siya. So, yun ang mapansin nyo, grasa lang yan. Okay, dapat pre-wheeling yan. Ayan. So, ganyan natin po. So, ganyan. Pansin nyo, may ganun siya. Pinapasok ko yan dito. I-shoot nyo lang yan. Ayan, ayan. Tapos so, kailangan natin itaas yung ating lintel. Saksak natin siya sa 220. Saksak?
Ayun, pili yun doon. Yan dito ba sa lapel? Meron yan. Meron ba? Sasak mo ang mabuti. Hindi ka lang sasak maayos eh. Sasak mo. Tayo ko pala yung wala eh, sana rin eh. So, meron tayong control dito, meron din doon sa working tray, assistant tray na. Kung tayo yung joystick control. Ito yung kinasabi ko. Muna. Napansin nyo, baliktad siya. Ayan. So, nagawin natin dito. Kung papalitin na natin siya. Dito, buto ko. Kasi, kinokontrol natin siya dito. Ayan. Baliktad. So, dapat up. Tataas yung chair. So, kung papalitin nyo lang. Bubuti nyo lang. Ganyan. Pagpalitin nyo lang yung socket niya. Ayan. Ayan, saka mo. Ito yan. So wala namang problema yun kahit magkabalitan. Ibaliktad nyo lang din ulit. So itaas nyo lang ang sagad. Ayun na yun ako. Position niya, yung function talaga ng chair, backrest, ayan, then up, down, saka mo na ito ipasok. Kung pagpasok natin, isa-isa lang. So, ingatan po na kung pinapasok mo, mahugot yung pagtungol kasi mapapansin mo minsan mag-malfunction niya kung hindi masyado nakasalpa. So, kung nangyari yun, dito nyo lang i-chop. Kasi baka po nakugot mo paglalaman. Okay. Yung mga tornillo nung dito, nandito lang po yan sa tray. So, kunin mo lang ito. Yan, nakabalot naman yan. Sama-sama yan. So, yung tatlong alin type. Para po yan dito sa ating ilalim. Then yung tools niya, dito rin. Ito, alin. So, ito yung alin. Okay. So, baka kasi mo, dyan na yun sa sukat. So bago natin higpit ha, shoot muna natin lahat. Tandaan guys, hindi na kailangan humiga. Hindi katulad ng iba dyan. Hindi sana humihiga. Makasukot lang. Sukot lang. So ayan, so pasok nyo lang muna. Huwag nyo muna higpit ha. Para sigurado tayo eksakto ang ating pagkakalagay ng mga tornilyo. So, iforma muna natin lahat. Ayun, matigas o. Oh. Ayan, kung nakaporma na. Alayin mo naman. Huwag kang basta iligpit. Tagulad ng isa dyan. Iligpit ang kagad. Tapos sasabihin, hindi kasya. So, so. Ayan to, mga idol. Sasabihin ka natin. Na. Yung iba po, meron pang tinatakip dito. So, katulad nito, meron siya. So, ito po yun. Yung iba, may takip. Yung iba namang design, wala. Wala nang takip. So, hindi mo na kailangan itong lagyan. So, yung iba kasi meron. Katulad nito, meron ito. So, mga kaiba po kasi ang design na natin. So, may cover yan, bayan iba naman nila. So, pag may cover, so, lagay mo lang yung tornillo na nakatap. So, ito, mapansin niyo po, balancer po yan. So, nilalagay po natin siya dito. Yan sa apat na yan. Nandito naman yung kanyang tools. So, example, na position mo na yung detail, siya dito nyo siya ilalagay. Nihigpitan nyo lang po yan. So, ginagawa lang po yan kung sakaling hindi po pantay yung ating flooring para mag-flat ng mabuti yung base niya sa flooring para hindi siya gagalaw-galaw. Ayan. So, dyan po yung nilalagay. Kapag nakaposition na po yung lintel chair, pero kung hindi pa, huwag muna kasi pag inusog mo, gagasgasin niya po yung tile. So, dapat nakaposition na siya bago nyo yan higpitan. Okay? So, ito, pag inipitan nyo, huwag inipitan na kaganyan kasi babaga lang yan. So, dapat nakaganyan. Then, doon yung screw.
kailangan mabaunin ang uso yung tubig mo. Kasi pag yan, hindi bumao, hindi mo ito magagalaw-galaw. Magpipix yan. Susundan nyo lang. Light cure natin dito yan. Pero hindi lahat ng unit mayroong light cure. Yung iba kasi sitarit yan eh. So ito, may built-in light cure. So built-in light cure. Dito yung trailer, is it? Hahanapin nyo lang yung post kung saan siya naka position. So susundan nyo lang yan. Then, yan ang naiging position nyo. So ito, high back yun. Pag hinatak mo, hangin na magpapagana. Ito, low suction, tubig naman. So, kailangan maganda supply ng tubig para maganda yung sip-sip ng ating saliva ejector. So, ito, supply ng hangin naman. Kaya, meron ka patunga sa likod para hindi yung nag-gas yung likod. May strap na dalawang hose na 8 by 5. Yung hangin is transparent. So, dito kasi, orange siya. So, kapag transparent po yung isang hose mo, automatic po hangin yun. So makikita nyo dito, ayan. Yung may pinipindot dito, hangin yan. Kapag sarado, katulad dito, sa tubig yan. Ayan, ito tubig. Ito hangin. So clear din. May napipress sa dulo. Kasi ang purpose po nito, para nare-release mo yung tubig na naiipon dito. Contact mo na to, pour on nyo naman to. Drain. Out naman to. So yun yung palabas. Ito naman, yung blue, is papasok ng dental chair. Tubig naman po ito. Ito yung water supply natin. So may nakasulat dyan, water. Orange naman, may nakalagay, air. So kung transparent, may air pa rin yan. So itong drainage, ang magiging position ng ating drainage is nandito po yan. So kunin nyo itong alignment ng dental chair. Yung unit, so ito na, ipataas po natin yung max, kunin natin yung maximum height ng dental chair. So kapag nakuha natin, kapag nakuha nyo yung maximum height, kukunin nyo naman itong diretsyo niya, i-align nyo lang siya dito. Naka-align. Yan. Kukunin nyo ito, yung nakataas, kailangan yung loan ng tubig dito is diretsyo lang. Para hindi siya mag-stop. Position lang nakaganaw or nakaganaw. Pero mas madalas naka-align tayo dito. Tapos, yan yung pinaka-maximum. So dito tatapat yung ating drainage. Kung may drainage sa atin, kung nakabangon sa flooring, didos dyan is ganito. Yan. Ito, 2 inches na drain. The drainage. Then, mag-aabang kayo ng tubig na 1/2 naman. May gate valve. So yun ang kailangan natin. Or kung sakali naman na nakaabang na talaga siya, no choice na kayo, hindi na kayo pwedeng magbuta sa flooring. So may choice pa tayo na dito naglalagay ng drainage sa tabi niya. So kunwari, ito yung wall. So madalas itong side na to is hindi na talaga siya nagagamit. So dinidikit yan sa wall. Hindi naman totally nakadikit, may space pa naman. So yun yung makakadaan yung ating assistant. So ito yung wall. Nandito yung dito sa tubo, so maglagay ka ng elbow, dito yung papasok natin sa elbow. Sa didos. So yung tatlo na yan. Yan. So parang sa didos yan. Then yung ating supply ng compressor, kung saan tumakbo yung compressor, so dito naman siya. Yan. Then, yung water supply natin, kulay blue, dyan na rin lang. Yung design na to is yan yung kung sakali na yung outlet sa drain is naka-expose sa flooring. Pero once na nakatago sa flooring yung ano mo, katulad nito, yan yung kabaw. So, itatakit mo siya. Itatakit. So, mas malinis. Ayan. So kung hindi pa nawala ano yung flooring nyo, gusto nyo talaga malinis, ibaon nyo sa flooring yung dindos na tubo, yung PVC para sa drain. Then pati yung sa tubig, 1/2 na may sariling gate valve, then supply ng hangin. Para pag tinakit mo, nakaganon siya, malinis, tingnan.
Matandaan po ha, itong kulay blue, water. Water inlet. Ito namang orange is for air inlet naman. Hangin. Front compressor. Yung tatlo is for drainage. Out. Okay. So, pag-clinic nyo sa hapon, lagi nyo itataas yung ating detail. Parating nakataas. Para ang purpose, madrain ang gusto to. Yeah. Then, flushing na lang ito ng water with dishwashing liquid. Huwag kayong gagamit ng Sonrox. Unang-una, kung gumamit po kayo ng Sonrox, is naapektuhan yung ating mga tubings. Katulad nito, pinasiksip mo sa may Sonrox. So, darating yung panahon na titigas sa mga hose. Magka-crack din yung filter niya rito is naluluto. Yeah. Ito, nililinis din po ito once a week. Itatanggalin nyo rito, linisin nyo lang. So, iwasan mong gumamit ng Sonrox kasi ito, naluluto. Na ano po ito, nagsiswing. Gumaganon siya. Dishwashing liquid lang po, joy. Yan, para masaya ang buhay. Okay? Makapansin niyo po rito, mayroong clean water system. Yan, nilalagyan po ito ng tubig. So, huwag niyo po punuin, at least mga 3/4 lang. Pag binalik niyo sa hose, yan, kailangan niyo guide mo yung hose. Then, kapahin niyo lang, ikot niyo lang ulit, may thread lang naman yan. Tapos, meron po siya ang function dito. Ang purpose po ng switch na to is para mag-supply ng hangin sa bote. Once na ginanon mo, may maririnig kayo na parang pumasok na hangin, then i-press mo yung bote, tumigas. Ibig sabihin, may hangin na yung bote. So, once na binuksan mo yung tubig mo sa handpiece, pinagana mo yung handpiece, may lalabas na tubig from bote. Kapag hinatak mo siya. So, purpose naman itong hinahatak na to is para maglipat yung supply ng tubig. Kapag hinatak mo siya, ang tubig ay manggagaling sa bote. Kapag pinus mo naman pataas, ang tubig ay manggagaling sa running water. Para saan po ba ito? Yan, ulitin ko ulit. Kapag hatak, ang lalabas ay yung high speed, scalar, three-way. So, yung tray doon, working tray ng dentist doon sa dulo, doon lang po ah. So, kapag hinatak mo to, automatic ang tubig na lalabas doon sa working tray, yan sa high speed, sa three-way, sa scalar, is manggagaling sa bote. Then, ano mo lang to. Then, kapag naman pinus mo to, ito, pataas, push. So, ang supply ng tubig natin ay manggagaling sa running water. So, ito yung main switch po natin. Nandito yung main switch. Ayan. Tapos, mapapansin nyo, meron dito mga black, ano, yung parang screw type. So, para po sa mga fuse yan. Just in case na nawala ng supply yung ating dental chair, i-check lang natin yung unang-una is yung 220. 220 po, check nyo lang kasi baka pumutok yung fuse. Minsan, kung nagkaroon ng problema yung ating kuryente, biglang dating ng ating kuryente, may posibilidad na pumutok yung fuse natin kasi malakas yung current na pumapasok yung boltahe. So, mas painam kung para safety yung ating unit, gumamit kayo ng EVR or yung auto voltage regulator. Okay. So, yan lang naman po. Ilaw, check nyo lang kung walang supply. Dito lang parate. May gusto kayong i-check. Okay. Diyan lang. Yeah. Okay. Okay, just in case naman po na ang ating drains ay naka-layout na talaga. Na wala na tayong magawa dyan. Nandito sa tapat mismo ng unit, yung butas. So, may paraan pa naman yan. So, ganito nga lang mangyari. Naka-expose na yung hose. Yan. So, yung drainage mo, ganyan na may position. Then yung sa tubig mo. Yan, so yan na lang. Pwede naman yan. Tapos, i-flip si buros mo na lang. So, balutan nyo na lang para hindi pangit tingnan. Kasi pag ginaboy nyo, itong box is pinakakuda. Ang mangyari, makatatamaan siya ng unit. So, dapat kasi yung ating drain, yung sinahabol pa natin na nasa magandang position dapat yan. So, yan. So, ito, paraan na lang ito. Kung sakaling wala na talaga magawa, ganoon naman yung drain. Then, i-stop nyo na lang para malinis lang tingnan.
Tapos yung kobe, andito lang ito. Pinatakip lang. So, meron namang isang klase. May tumbling na dito. Ini-screw pa. So, screw nyo lang yon. Then, yung cover na ito sa unahan, pinatakip lang yun.